I feel like God on my Kage. Whoa. Busting my ass, I know all if they. Whoa. Me, I been working, I grind from the ground, and now you see my drip is so Kage. Kage, Kage. No tell beef, consignment. Never had breaks, no off days. Bitch, my drip, ho. Look, boy, I'm a legend, but spell on my presence. Don't test me, I'm ready. My drip like Hokage. See, you and I, we both had nothing in common. I move like Kakashi, I do shit around. Let's go, let's go. Young Shinobi from the unknown. High like a satellite, we can get a scrapper right there. And with the team, we can run off the fade. Kage, Kage, running from the bottom to the top place. Yeah, I'm a little legend from the village, hit it my way. Now they trying to copy like a catchy doing cosplay. Putting into work, got me feeling like Yahweh. Y'all waiting for the Messiah, y'all with the God play. Y'all better stop, y'all better watch. Came through flooded, come my drip, Hokage, Natsumi Uzumaki, kapatid na babae ni Naruto Uzumaki. Well, si Natsumi Uzumaki guys ay isang fan-made character lamang or gawa-gawang character lamang na mga fans ng Naruto. Pero kahit gayon paman, kahit siya ay fan-made lamang, kasama pa rin siya sa ating tatalakayin ngayon. Dahil ang ating tatalakayin ngayon, paano kung may kapatid na babae si Naruto? Ano-ano nga ba ang mga bagay na pwedeng mangyari or magbago sa buhay ni Naruto? At kung ano-ano nga rin ba ang magiging abilidad at mga kakayanan ng kanyang kapatid na babae? Well, yan nga ang ating tatalakayin ngayon sa oras na ito. At syempre, bago tayo magsimula, ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Isama nyo na palagi ang ating notification bell para lagi kayong manotify sa ating mga uploads na mga video. So ayun nga mga boy, tulad na sinabi natin kanina, kasama pa rin si Natsumi sa ating tatalakayin dahil pansamantala natin gagamitin yung fan-made name na Natsumi Uzumaki as kapatid na babae ni Naruto para hindi tayo malito at malinaw nating masundan yung mga flow ng mga sasabihin natin. At ngayon mga boy, umpisa natin sa pagkakasilang sa kanila at nakawala ang QB at muli itong isisil. At dito na rin mag-uumpisa mga boy na may pagbabago ng konti sa kwento. So dahil sabay silang isinilang ng kapatid ni Naruto, dito mga boy ay hindi na magiging Jinjuriki ng QB si Minato. Kasi pwedeng dalawa na silang magkapatid ang magiging Jinjuriki dito. Kumbaga half QB kay Naruto at half QB din sa kapatid niya. Ganun ang pwedeng mangyari guys. Kasi half chakra lang talaga ng Ninetales ang kayang isil gamit ang Shikifujin. At si Minato na din mismo ang nagsabi binyon mga boy. Kalahating chakra lang ng Kyuubi ang magagawa kong ikulong. Dahil hindi kayang tapatan ng sealing technique ang chakra niya, hindi ko siya maikukulong ng buo. So ayun nga mga boy, sobrang laki nga naman talaga kasi ng chakra ng Kyuubi para isil yun ng buo sa isang tao gamit ang Shikifujin. Kaya sa case dito, tigkalahating chakra lang ang pwedeng isil sa magkapatid. So hindi na rin magiging Jinjuriki ng QB si Minato dito. Kasi imbis kay Minato yung kalahati, ang mangyayari mapupunta yun kay Natsumi Uzumaki. Then next guys, let's say patay na sila Minato at Kushina at naisil na ang Yin at Yang Kurama kila Naruto at Natsumi. At ang kasunod na dito ay dyan na nga papasok yung season 1 episode 1 ng Naruto, yung sobrang pasaway na batang Naruto mga boy. So dyan guys, sa tingin ko dahil may kapatid si Naruto, hindi siya magiging kanyang kapasaway masyado. Kasi nga may makakasama si Naruto na mapagtutuunan siya ng pansin. Ganito kasi guys, naging sobrang pasaway lang naman kasi si Naruto dahil nga gusto niya na mapagtunan siya ng pansin ng mga tao. Kumbaga gusto niya ng attention. Pero dahil nga siya isang Jinjuriki, ang nangyayari ay iniiwasan tuloy siya ng mga tao. Kaya ang ginawa niya, para mapansin siya ng mga tao, ay pinagpipinturahan niya yung mga batong mukha ng mga nagdaang Hokage or gumagawa siya ng mga kalokohan. So yun yung mga dahilan guys, bakit siya ay masyadong pasaway. Gusto niya ng attention. Pero dahil nga may kapatid siya dito, malamang hindi siya ganong kapasaway. Although may pagkasaway pa rin ng konti mga boy. Kasi present pa rin naman talaga yung pagiging makulit sa mga bata, di ba? So yun nga, dahil may kapatid siya dito, may makakasangga siya at may papansin kay Naruto lalo't silang dalawa ay magkapatid at Jinjuriki ng QB. So sunod guys, mag-aaral sila sa Ninja Academy. At may magbabago uli dito mga boy. Yun nga ay yung magiging Team 7 member. Ang magiging membro dito ng Team 7 ay si Kakashi, Naruto, Sasuke at Natsumi. Oo guys, instead of Sakura, ang mangyayari ay si Natsumi ang magiging part ng Team 7. At malamang ganun din ang gagawin ni Hiruzen na pagpili ng magiging member ng Team 7. Kasi sakto guys,
sakto na lahat sila ay mga nawalan na ng mga mahal sa buhay. At gayon pa din, magiging estudyante ni Jiraiya si Naruto at ang magiging estudyante naman ni Tsunade ay si Natsumi instead of Sakura. Kaya magiging magaling na medical ninja si Natsumi. At ngayon naman mga boy, jump na tayo sa Naruto Shippuden. Then mamamatay si Jiraiya laban kay Pain at si Naruto naman ang lalaban. At dito guys ay may magbabago ulit dahil nga dalawa silang Jinjuriki ng kapatid niya. E ang mangyayari, dalawa silang magwawala at magagalit kay Pain. Una, si Naruto magagalit kay Pain dahil binalagbag niya nga si Hinata. Then si Natsumi naman magagalit kay Pain dahil nakita niya ngang nakadapa si Naruto at sinaksak ng Black Rods ni Pain. Kaya ang mangyayari, dalawa silang magwawala as QB form. Sa mga tuwid, sasaglitin lang nila sa laban si Pain. Then kahit napatay na nila si Pain at nagpatuloy pa din ang pagwawala nila sa QB form, doon na papasok ang kanilang ama na si Minato para bumalik sila sa normal. At yun guys, jump tayo sa Shinobi War. So dahil nga dalawa nga silang Jinjuriki ni Kurama, kung natutunan ni Naruto ang KCM, ay malamang matututunan din ni Natsumi yun. Gito kasi mga boy, yung Yin at Yang Kurama guys, diba, nakapag-usap sila kahit sila ay magkahiwalay. So dahil magkasama naman sila Naruto at Natsumi, malamang matututunan din agad ni Natsumi na gamitin ng KCM. Si Minato nga, diba, dun sa mga time na kahit hindi pa sila magkasundo ni Kurama, nakagamit agad si Minato ng KCM. So lalo naman si Natsumi, kaya lalabas parehas din sila makagamit ng KCM. So napakalaking bagay nyon mga boy, kasi kung kay Naruto pa nga lang na naka-KCM ay hirap na sila Obito at Madara, then what if pa kaya kapag dalawang KCM user na? Kasi isipin nyo mga boy, yung KCM ni Naruto na half Kurama pa lang, sobrang laki na nang naitulong. Halimbawa dun sa yung chakra ni Kurama na pinagpasa-pasa at pinang-cover sa buong katawan ng bawat ninja, na may kakayahan din ito na makapagpagaling at i-enhance ang skill ng bawat ninja. So sobrang laking ambag nyon mga boy, at sobrang laking chakra pa ang ginamit dun, pero half Kurama pa lang yun. So half Kurama pa lang guys, tapos yung nag-KCM hirap na hirap sila Obito at Madara. Kasi kung wala yung KCM ni Naruto ay malamang madami na agad patay sa Shinobi Alliance. Kaya nga nahirapan din ng husto sila Obito at Madara dahil sa KCM na yan. So diba mga boy, sobrang laking tulong ng KCM kahit half Kurama lang. Kaya isipin nyo na lang guys, kung dalawang KCM user ang sasalang sa digmaan, sa tingin ko mukhang mabibigo at matatalo agad sila Obito at Madara sa binabalak nila. So yun nga mga boy, napakaangas diba? Isipin nyo pa lang na dalawang KCM user, napakabigat na nun. Then jump naman tayo sa kanyang love life. So dito guys dahil madami nga din ang nagsasabi na kung sakaling nagkaroon ng kapatid si Naruto na babae, mataas daw ang chance o possibility na siya yung makakatuluyan ni Sasuke. So instead of Sasuke and Sakura, ang mangyayari ay Sasuke and Natsumi. So hindi na magkakaroon ng Sarada pag ganun. Pero kahit gayon man ay okay lang din sa akin guys, kasi total, malapit na magkaibigan din naman sila Naruto at Sasuke. Tapos medical ninja pa si Natsumi. So kung may ma-injured man sa kanilang dalawa, okay lang din sa akin. Kasi dalawa na sa mas malalapit kay Natsumi ang alalahanin niya. Then ang last thing dito mga boy, about pa sa kanyang magiging abilidad, ay dito baka masaksihan din natin at makita na makagamit si Natsumi ng tinatawag natin na Adamantine Ceiling Chains at Adamantine Attacking Chains ng Uzumaki Clan. So guys, kung sakali nga na nagkaroon ng kapatid si Naruto, baka makita din natin na makagamit siya ng abilidad na yan na nakita natin ginamit ni Uzumaki Kushina at Uzumaki Karin. So tatlo mga boy, tatlong malaking bagay ang pwede natin makita sa kapatid ni Naruto. Una, siya ay maaaring maging mahusay na medical ninja dahil siya ay magiging estudyante ni Tsunade. Pangalawa, matututunan niyang gamitin ang KCM dahil siya ay Jinjuriki ng half Kurama. Pangatlo, maaaring magamit na din ang Uzumaki Clan Adamantine Chains. So napakaangas na din guys, diba? Na kung isipin nga ay mahirap na din kalabanin to. Una, napakahusay na medical ninja. So malamang marunong tong gumamit ng 100 healing. Tapos dagdag mo pa yung KCM na may healing abilities din. Then yung KCM, flexible din yung katawan. Kayang pahabain yung mga kamay, di ba? Tapos gumagamit pa siya ng adamantine chains. Yung mga kadena na hindi nasisira, na pwede ngang ipang seal at pwede ring ipang atake.
At syempre, bukod sa mga abilidad na yan, ang pagkakaroon ni Naruto ng kapatid ay maganda din ang epekto sa kanyang buhay, katulad ng ating mga nabanggit kanina. So hanggang dyan na nga lang muna tayo mga boy. At kung may nais man kayong idagdag sa mga bagay na sinabi natin kanina about sa kung sakaling nagkaroon nga ng kapatid na babae si Naruto, feel free to comment lang kayo dyan guys sa ating comment section sa ibaba, para malaman ko din kung ano-ano nga ba ang mga bagay na naisip nyo. Kung nagustuhan nyo man ang ating video ito ay pakilike na din, at huwag nyo kalimutan na magsubscribe sa ating channel para lagi kayong makasubaybay sa ating mga anime Tagalog talakayan. Hanggang dito na nga muna tayo mga boy. Maraming salamat. Tayo'y nagpapaalam.